Okay, 3 days ago, mainit ang mga eksenang ganap dahil sa kontrobersya na nababalot dito sa Department of Agriculture na kung saan ang ating presidente ang acting secretary dyan. Alright? So ngayon mga palangga, nagkakaluka talaga ang buhay politika. Ano? Yung iba talaga ngayon pa lang lumalabas na ang kanilang pagiging ganid sa pera ng bayan. Sino ba ang nasa likod nito? Ngayon, ang mga hitad na mga ahas. Wait a minute. Right, tignan natin. Sugar, sugar, honey, honey. May pera sa asukal. Okay? Huh. Alma Lia, how are you? Cher Ariel, thank you. Fahar, you're there. Shirley, Edita. So, alam nyo, habang pumuputok ang mga eksenang itetch, laruin na lang natin ang mga hitad. Okay? Habang tayong mga Pilipino ay umaasa sa pagbangon muli, umaasa sa tuwid na daan, umaasa sa pagbabago, right? Patuloy tayong ginagago ng mga taong nasa gobyerno. Okay? Gusto ko po sabihin sa mga taong nanonood dito, ako po si Maharlika. Loyalista para sa Pilipino. Okay? When you say loyalista para sa Pilipino, loyalista para sa katotohanan, hindi para sa isang politiko. Mainit ang mga eksenang naganap. Maraming mga pagtatanggol daw, cover up patungkol dito sa issue ng dapat na pag-import import ng 300,000 metric tons na asukal pinermahan ni sino yung pumirma si Sebastian, all right? Sebastian talaga, no? Chilucadio Sebastian. Okay, which is nag-resign na siya noong August 12. Ito anong date na ba sa Pilipinas mga dudong? Ito lang kasi yan, right? Oh, August 15, 3 days ago na. So huli man daw at magaling ay naiihahabol pa rin. Maraming mga nagsasabi na ito daw ang pagpirma ni Leucadio Sebastian. Okay, pagpirma ng resolusyon. Kasama yung mga board members, okay? Yung mga signatories ng Sugar Regulatory Board ay walang basbas ng ating pangulo. Okay, marami nagsasabi na sinisisi si Vic Rodriguez na ito daw ay may kinalaman, may mga ganung lumalabas si Executive Secretary Vic Rodriguez. Sa ating pagiging Marites, okay, dahil uso naman ang pangalan na 'yon, gamitin na natin. Kung ito ay may kinalaman si Attorney Vic Rodriguez o Executive Secretary mga palangga, wake up. Matagal na dapat siyang sinibak ni BBM. But ayon sa aking bubuwit na si Executive Secretary Vic Rodriguez ay talagang malaki ang tiwala ng ating Pangulo dyan. Okay? Nakakatuwa. At marami yung mga ahas. So balik tayo dito sa 300,000 metric tons na sugar, sugar, honey, honey, may pera sa asukal. Sino ang may pakana nito? Okay? Dahil ang isang ang isang undersecretary hindi dapat pumipirma in behalf of the president. Siguro naman hindi naman syunga-syunga itong si Leucadio Sebastian para naman ipahamak yung kanyang sarili. Okay? Siguro naman itong taong ito hindi naman no read no write para maintindihan, para hindi niya maintindihan yung kanyang pinipirmahan. Imagine niyo itong Department of Agriculture, ito yung inaasahan natin na matutukan ng gobyerno. Kung natatandaan ninyo, ang mga interview natin sa ating Pangulo ay na-highlight talaga yung issue o yung usaping sa agrikultura na dapat ibangon muli ang ating mga magsasaka, ang ating mga magbubukid, ang ating mga planters, ang ating mga mangingisda. Dito tayo tumutok pero tila bagang nadungisan ngayon pa lamang. Question, mga palangga, okay? Sino ang nasa likod
Para kung ano, no? Sino? Soko, sino ang nasa likod ng pagpirma ng 300,000 tons na importation ng asukal? Oh, di ba? Mabagal, bilisan natin. All right. Hindi lang naman ito si Leocaldo, si Bastian, nabasa na lang trip niya kung sino ang pumirma. Ah, naapirmahan ko to. Okay, pipirmahan ko to kasi kailangan natin base dun sa order daw, verbal order ni Attorney Secretary, Executive Secretary Vic Rodriguez na pag-aralan ng importation, you know, ang importation plan, blah, 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 blah. Wala daw, wala, sabi ng ating tagapagsalita na si Soraida. Hindi pa ako tapos kay Soraida, mga hitad. Babasagin natin ang bahid ng kanyang pagkatao. Hindi ngayon, pero sa mga susunod na araw. So sabi ni Soraida, meron daw verbal order si Executive Secretary dito kay Sebastian na pag-aralan ng importation plan. Tapos bigla na lang nagulantang ang lahat. Bakit biglang pinirmahan ng Sugar Regulatory Sugar Regulatory Board, o di ba? Or administration, yung ano na ito, itong 300,000 metric tons. So medyo may eksenang ganap. Ako, isa lang to, mga palangga. Isa lang to, ayon sa ating mga bubuit. Sino ang naglakas ng loob para sabihan si Undersecretary Sebastian para pirmahan itong 300 metric tons na importation ng asukal? Hindi ba dapat ang goal ni Senator Amy at ni Pangulo na palakasin natin ang ating agrikultura, tulungan ang mga magsasaka, tulungan ang mga ngisda, tulungan ang mga sa, mga you know, mga what do you call it, mga asyendero at asyendera, okay, na mag-produce sila ng trabaho para sa ating bayan. So hindi naman siguro siya nga si Sebastian para lang perma-perma, 'di ba? For president, ganyan, ganun-ganon, na sinong nag-udyok sa kanya? Definitely ang mga sampid sa loob ng Malacañang, ang mga ahas sa loob ng Malacañang nagmamadali na kumita ng pera sa pamamagitan ng importation. Kung napansin ninyo, nagsalita si Manang Amy dyan, 'di ba? Manang Amy, senator, na sabi niya, dapat ang tawag dito, i-reshuffle ang mga matataas na posisyon dyan sa Department of Agriculture. May sinabi pa siya during that kainitan ng issue na huwag niyong ginaganon. Teka, hinahanap po yung exactong words niya. Okay? Para naman sabi niya, huwag ninyong niloloko ang ading ko. Okay? Sabi niya ni Senator Amy, huwag ninyong niloloko ang ading ko, the unauthorized and fraudulent use of the office of the president to justify the importation of sugar is ultimate proof that thick-faced smugglers are lording it over at the Department of Agriculture. An immediate reshuffle of the DA's highest official is urgent, pending an investigation to dismantle criminal syndicates within the government. Noong panahon ni Pangulong Duterte, may mga sindikato. Panawagan na ni Senator Amy. Tapos ngayon may mga sindikato na naman. So ang sindikato, pula, puti, yan na naman ako. Pula, puti, dilaw. So wala sa party, wala sa sinuportahan natin, kundi sa mga taong naglakas ng loob. At sino yun? Sino yung nag-udyok kay Sebastian? Bakit ganito ang statement ni Senator Amy, huwag ninyong niloloko ang ading ko? Hindi kaya. Kaya si Manang Amy ay nagsasalita ng ganito. Dahil maaring alam niya kung sino ang players. Sino ang nag-udyok kay Sebastian para pirmahan niyan? Sulat mo dyan, 4, baka makalusot. You know? Hindi kaya pinoprotektahan lang ni Senator Amy ang kanyang kapatid para hindi mapahamak. Hindi kaya, you know, alam niya yung mga tao at binibigyan niya ng yung mga ahas na sinasabi ko. Hindi kaya binibigyan niya lang ng panahon na wag niyong niloloko ang president, wag niyong niloloko ang ading ko. Masakit man po, ako ay magpaka-honest ako sa inyo bilang supporter ng pagbabago, bilang supporter ng pagbangon muli ng Pilipinas. Masakit sa akin na may
ng Pangulo kasi naniniwala tayo na ang presidente ay dapat alam niya ang mga katarantaduhan ng mga taong nasa paligid niya. But definitely, hindi niya kaagad malalaman yan dahil nga yung iba nagaganon pero dilawan ang mga utak. Nagaganon pero asul o puti o itim ang kanilang mga budhi. Di ba? Definitely itim. Di ba? Sumalungkot ito bilang supporter ng pagbangon ng Pilipinas. Bakit at this early stage, bakit may nanloloko sa presidente? Sabi ninyo, kasi masyadong mabait si Pangulong Marcos. Mr. President, hindi naman po masamang maging mabait, pero tama naman yung taong bayan, masyado yata kayo mabait. Sino ba ang sumisira sa inyong administrasyon at this early moment in time? Sino? Well, definitely, alam ko yung iba. Di ba? Kaya nga sabi ko dito, mga loyalista, dilawan, loyalistang dilawan para sa pagbabago ng Pilipinas. Puti, pula, lahat dito, loyalista ako. Loyalista tayo para sa pagbabago ng Pilipino. Pero sino itong atat na atat? Maaring, you know, sabi nga natin, pinoprotektahan, bakit hindi magsalita si Sebastian? Ang sabi niya, nakapag-explain na siya. Ang sabi ng report, nakapagpaliwanag na, I think that's August 11, before siya nag-resign, na nagpaliwanag siya sa Pangulo. Kumbaga, syempre, tinanong siya, may Q&A, parang beauty queen. Sino? Ano? Bakit hindi pwedeng i-share sa taong bayan? Sino ang nag-udyok sa kanya para lakasan ng loob, para pumirma together with other board members ng SRA? Sino? Bakit? Di ba? Bakit? Ito ba ay malapit na kamag-anak? Ito ba ay sampid? Ito ba ay kaibigan? Sino ang players sa loob ng Malacanang? You know what I mean, people inside the Malacanang kung saan ahas na gumagapang. Tigilan nyo na ang taong bayan. Tangina, kakaupo pa lang ng bayan bagong muli. Tapos eto na. Anong gusto nyo sabihin sa taong bayan? Gusto nyo ba talagang sirain ang Pangulo at ipamukha na weak ang ating presidente? At gusto nyo bang sabihin na totoo ang sinasabi ni PRRD? Na weak ang ating Pangulo? Gusto nyo bang ganunin talaga, sabotahiin ninyo ang administrasyon ni Bongbong Marcos? Para sa personal ninyong interest? Alam nyo naman kung sino kayo. Tangay na. Hindi ba kayo kontento sa inyong kinakamal na pera, sa inyong mga negosyo? Dati kayo sa gobyerno na rin. Eto ba? Gusto nyo bang patunayan sa dilawan, sa pulahan, sa putian? Gusto nyo bang magbago ang isip ng Pilipino? Not only the 31 million, even yung mga hindi bumoto, na para sa administrasyon. Gusto nyo bang sabihin na tama si Pangulong Duterte? Na weak ang ating Pangulo? Kaya sinasabotahin ninyo? Kung talagang mahal nyo ang bayan, not only the government, hindi nyo to gagawin sa amin. Especially na mga sumuporta para sa pagbangon. At hindi ko kayo titigilan dahil ulitin ko po, ako ay sumuporta hindi sa isang apelyido lamang. Sumuporta ako para sa pagbangon muli ng Pilipinas. So whether you are pink, you are yellow, you are white, kapag pareho tayo ng fight para sa Pilipino, para sa bayan, sa pagbangon, magkakasama tayo. Hindi tayo magbubulag, pipi at bingi. Kahit may nakikita tayo, may nararamdaman tayo, hindi tama. Dahil ayaw natin mapahiya, ay mapapahiya tayo sa mga dilawan, sa pinklawan. Kasi sasabihin nila, oh ayan na, yung sinusuportahan nyo, gusto nyo bayan bangon muli, gusto nyo ng unity, o kumusta naman kayo ngayon? Walang unity. Never ever na magkakaroon ng unity kung mismo ang mga ahas na atat sa panunungkulan ng ating Pangulo ay gusto na siyang sirain. And good thing ang ginagawa ng kapatid niya na si Senator Amy Marcos na nakikipagkasama natin. Boses siya ng mamamayang Pilipino na kahit yung kapatid niya ay nakaupo, ay kino-call out niya. Ito po ay isang signalis na ang Senador Amy Marcos ay nakikita niya ang mga mali sa administrasyon ng kapatid niya. Hindi siya magko-cover up. Hindi niya pupurihin ang kapatid niya. At hindi siya magsisisi ng mga taong, you know, but definitely. Nakakatawa. Kasi pinagtatawanan na tayo. Dahil sa mga ahas na nagpapanggap na para sa Pilipino.
Ang kakapal ng mukha niyo. Ano ba to? Sino ba pinaprotektahan natin? Pilipino? O pinaprotektahan natin yung players diyan na nag-udyok kay Sebastian na pirmahan mo to, pirmahan mo to. Ako ang bahala sa'yo. Sagot kita sa Pangulo. Kasi masyadong busy ang Pangulo. Baka hindi na yan makita. At baka okay na rin yan. Papachi-pachi ko na lang. My gulay! Ano na ang nangyari sa bayan ko? Hanggang kailan kami makikipaglaban? 6 years, ganito? Mga palangga, ganito gagawin nyo sa amin? Mga asa Malacanang? E, Jutang Jinina, pare-pareho kayo, ganon? Ang mga tao, 31 million, at yung mga dilawan, pulahan, pinklawan, nagbabakbakan kami sa social media. Tayo ang biktima dito, uy, pinklawan, dilawan, bluehan. Na wala tayong ambisyon sa gobyernong makaupo, kundi ang ambisyon lang natin para magkaroon ng mabuting Pilipinas. Tayo na mga supporters na nagmumurahan sa social media, kayo na mga ordinaryong OFW, pinklawan ka, mampulahan, nag-aaway-aaway tayo dito, simula lalo na nung panahon ng eleksyon, hanggang ngayon nag-aaway-aaway pa rin tayo, pero pinagtatawanan tayo na kung sinong nakaupo sa gobyerno, sino yung mga taong may bahid, sino ang mga taong ginagamit ang Pilipino tuwing eleksyon. Di ba, mga kababayan? Siya, Liza, kailangan ko basahin ang iyong comment. Siya, Liza Lynn Aguma, pumayat ka na, madam? Correct. Tumaba ako din sa Pilipinas dahil binusog ako ng mga hitad kong kaibigan. But yes, nagpapayat ang beauty ko. Kasi meron akong show, magbo-bold star na catch. Magpapalit na po ako ng content. Kakapagod ng politika. Magbo-bold star na ang lola ninyo, kaya nagpapapayat na ako. Anyway, seriously. Sabi ko nga, marami mga nagsasabi sa akin na mga kaibigan, oy, magpatawa ka na lang. Pero hindi eh. Dito ako nagsimula sa isyong politika, sa isyong, not really politika, sa isyo ng problema ng bayan. Nagsimula ako nung binoldya ko ang Dilawan Administration, the Tanim Bala and the Balik Bayan Box. Even sa panahon ni Pangulo Duterte, binoldya ko ang kanyang mga tao. Do you think hindi ako buboldya sa presidente, sa administrasyon na sinuportahan ko? No! Hindi man bayad ang prinsipyo ko. Hindi man ako nanghingi ng piso sa presidente o sa pamilya niya para ako, you know, mabuhay. Hindi naman ako katulad ng iba na dumidikit para magkapera. You know? Hindi ako nagpapanggap na may taning ang buhay ko o dumidikit, di ba? Para magkapera o hindi ako vlogger na nagko-content lang para what? Magpabayad. Kung sino ang aatakihin niya. No, I can attack whoever I want. As long as bayan ang at stake dito. At taas noo ako, alam yan. Wala kayong sino man sa inyo, dilawan o pulahan. Wala kayong mahalungkat na bahid ko na nakinabang ako sa kaninong politiko. Tinanggap ko na nga lahat ng mga mura sa akin eh. Tinanggap ko na lahat ng pagbibintang sa akin. Duterte time. Marcos time na ako ay bayaran. It's, you know, wala naman silang mapapakitang ebidensya, puro gawa-gawa lang. But again, lugi po ang Pilipino ngayon. Luging-lugi sa ginagawa ng mga ito, sugar-sugar, honey-honey, di ba? Bilis-bilis ng money. Sugar-sugar, money-money. Hindi ba dapat palakasin natin ang agrikultura? Ano ginagawa niyo? Sinisira niyo administrasyon. Bigyan niyo ng trabaho ang mga magsasaka, ang mga sugar, what do you call it? Sugar farmers, yeah. Tubo. Tama, tubo. Yeah, sugar farmers, right? Ang tawag sa kanila. Di ba, yung mga sakada dyan sa Negros, yung mga tikalon diha, nga tulad ko, mga tikalon balada sa Ilonggo, yung mga nagbuhat ng mga tubo-tubo. Ayan, maraming walang trabaho ngayon. Palakasin ang ating agrikultura, suportahan ang ating mga magsasaka, ang ating mga farmers. Ano ba itetch, Maharlika? Ano na ba pinaglalaban natin dito? Kawawa. Kawawa si Pulahan, si Dilawan. Si Putian, si Bluan. Kawawa tayo, no? Ganito. Tayo nakikipagbakbakan tayo, nag-aaway-aaway tayo. Totoo. Nakakatawa tayo mga Pilipino. Tayo mga ordinaryong Pilipino. Office workers, magsasaka, OFW, teachers, nagmumurahan tayo sa social media. Alam mo, pinagtatawanan lang tayo na mga taong nasa gobyerno ngayon na nagpapanggap na kunyari para sa Pilipinos, pero sila-sila. Mismo,
ang nag-aasa, nagtutuklawan sila kasi yung isa baka lamang yung mga nanakaw o yung isa lamang yung, you know, ang, what do you call it, ang kontrata na makukuha. It's the same freaking story. I don't know what to do. I don't know what to do. Is this feeling? Ayan. So, anong sinasabi ng SRA? Okay? Ng sugar regulatory. Kaya sila nag kaya daw sila nag-import at dahil pinirmahan ito ni Sebastian, nasabi ko nga sino ang nag-udyo kay Sebastian? Hindi naman siya nga bel siya na pipirma ng walang powerful pa over sa kanya. O gumagapang na may say, napirmahan mo yan. May ganito ka, may ganyan ka. Pwede ba? Kawawa Pilipino sa inyo, pero hindi naman kami tanga. Anong sabi ninyo? Mababa ang yung farm production. Okay, kaya kailangan natin mag-import. Okay? Maliliit yung mga farm natin sa Pilipinas. Eh, di lakihan natin yung mga farm. Okay, hindi ko naman napag-aralan kung pag naubusan pa tayo ng sugar, mamamatay tayo. Para hindi naman siguro. Alam mo, dapat nga less sugar na tayo palangga kasi tumatanda na tayo. Uy, huwag ako mag-sugar para hindi kayo magkasakit. Ako, hindi, pag yung kape ko, hindi na ako nag-sugar. Yeah. Mm. Ano ang sinasabi? Sabi, okay nila, ng SRA at nitong other secretary na nag-resign na, hindi daw nila kayang tignan ang mga Pilipino na naaapektuhan sa mataas na presyo ng local products. Ibig sabihin ng local sugar natin. Nakita ninyo? Hindi ko to madig. Sabi nila, kaya nila pinirmahan kasi kawawa ang Pilipino na bumibili, diwanagin natin, saltang taga, bumibili ng asukal na mahal na lokal. Okay? So, kailangan mag-import ng 300,000 tons kasi para hindi kayo maapektuhan. Pero it's BS. So, ibig sabihin, papatayin mo ang local production. Ganon ba yon? Naglaban tayo sa para pagpaano natin, palaguin natin ang agrikultura para magkaroon tayo ng self-sufficiency in terms of food. Kasama lahat ng mga sukal dyan. Lahat ng klase ng food. O lahat ng klaseng produktong agrikultura. Self-sufficiency. So ang sagot ngayon is importation agad-agad. Kasi kabig pera, no? Mga ahas. Imbis na palakasin ninyo ang local production, 'di ba? At tangkilikin ang sariling atin. 'Di ba? Bakit tumataas ang presyo ng asukal? O yan dapat ang solusyonan ninyo. Kung paano pababain competitive price para ang makinabang win-win tayo, Pilipino. Local production, tayo ang bibili. Hindi man ako ekonomista, pero basic lang ang alam ko. Pero bakit ganun? Mali eh. Nasasabihin na hindi natin kayang tignan ang mga Pilipino na naaapektuhan sa local products. Eh kung ganun ang utak ng mga jutang jenina, eh di, kapag nagmahal yung local products, import ka agad tayo. Ganon. Imbis na solusyonan natin kung paano natin mamiminimize yung pagtaas ng presyo, mga ekonomista dyan. Sino nagsulsol dyan kay Sebastian? Magkano ba ang anuhan? Magkano ba ang tayaan dyan? Kakahiya. Nakakahiya maging Pilipino kung ganito. Ano? Ang inang resolution yan? I don't think Executive Secretary Vic Rodriguez is behind about it. Tagaan nyo sa bato. Tagaan nyo yan. Hindi siya behind yan. Dahil kung yan, sa katakot-takot na pag-atake sa kanya, alam nyo naman ang nag-atake sa kanya, may backer, bayad ang pagkatao. Tinanggal na dapat ni Bongbong Marcos yan. Kung yan ay, you know, pero ano, ganito kasi ang labanan ng politika. Nandito si BBM. Okay, nandito Team A, Team B. Si BBM gustong ibangon muli. Okay? So yung isa, gustong ibagsak muli ang mga Marcos. I mean, other team. At itong other team na to, may mga dugo at may mga bahid na dilawan at mga nakikinabang lang.
So you have to watch these people. Si BBM na sinuportahan natin, Marcos Marcos, dahil naniniwala tayo sa senior at kay Madam Imelda at kay Madam Amy. So nandito ang lolo natin, nasa gitna siya. Nagta-tag of war yung dalawang team. Nagpapagalingan sila. Gaganon yan sila, oh. Kung sino ang paniniwalaan ni BBM. So nakakaawa yung presidente. Kasi gusto siyang sirain ang mga hitag. Sa dami-dami ng problema ng bayan, totoo yan. Kaya kailangan may gabinete, kailangan may advisor sa BBM. Kasi hindi naman kaya i-absorb yan ng utak ng isang utak lang. Kaya nga may mga key people dyan. Pero anong nangyayari? Imbis na ibabangon tayo muli, imbis tayo ay unity, jutang jiri na, unity, gagamitin natin ang unity. Unity, and I believe si Madam Amy yata, tsaka si Sarah ang nag-coined yan. I'm not sure, I heard about it. Diba? Si Sarah, si Inday, VP Sarah. Diba? I admire those two beautiful girls sa buhay natin. You have to be, you know, kailangan natin i-admire ang dalawang yan. Inday Sarah at si Manang Amy. So ito presidente natin, itong dalawang ano, nagaganunan, sabi ng isa, pasirain natin to. Kasi tanga na, ano tayo eh, you know, hindi nakakalusot yung mga gusto natin. Ito naman si isa, depend ng depend. Ito si executive secretary. Kailangan niya patunayan na siya ay deserve sa kanyang trabaho. Pero yung isa, sisirain nila, no, kailangan masira natin si Vic Rodriguez. Ngayon si Pangulo naman, yung tiwala nandito. Ngayon naiipit siya. Ano gagawin niya? Ang magsasuffer dito ang Pangulo. Dahil sa mga jutang jininang gumaganon. Parang si Pangulong Marcos, alam nyo, nasa gitna siya. Alam mo, nagsasagwan siya ng bangka. Yung dalawang panig na yung isa, bonggaitan sa Ilonggo, yung isa, talagang war freak. Gusto talagang bugbugin tong isa. Sisirain ko yung bangka dahil kung hindi, sira-sira na tayong lahat. Kasi kung gusto talaga nitong taong ito, mga taong ito na sa paligid, na gumanda ang takbo ng Pilipinas. Kalimutan nyo na yung pangalang Marcos. Hindi nagdano ganun eh. Tapos na yung eleksyon. Naggumanda ang administrasyon, hindi nila gagawin ito. Magkakasundo sila sa loob. At hindi sila magsisigawan, mag-aaway dyan sa loob. Diba? Para kayong mga walang aral. Naturingan mga abogado tong ibang tong mga taong ito. Galing yan sa bubwet ko sa loob. Kakaya, no? Nakakaya kayo. Sinisira nyo yung administrasyon. Ngayon pa lang. Nakita nyo, imbis na mag-celebrate tayo, I remember during PRR this time, damn, ang mga tao, grabe ang saya. Grabe yung hype, talaga yung kasiyahan natin. Ilang years yun bago nagkaroon ng mga problema din ng Pangulo. Pero ito wala pang 100 days. Paguguhuin nyo yung pinaghirapan ng maraming Pilipino, let's talk about 31 million na bumoto kay BBM. Itong mga taong itong mga OFW na gumastos ng sarili nilang pera. Itong mga vloggers na baby vloggers. Okay? Na tinatawag silang baby vloggers. Tayo, kasama na ako doon. Na nagsunog ng kilay para ipanalo ang ating Pangulo. Nandoon sila nung time ng Cali survey. Yun ang mga nagpalakas sa kanya. Yung mga taong maliliit na gustong ibangon muli. Pero itong mga oligarch na nadadyaan ngayon, o mga dugong oligarch, na gustong sirain ang bayan natin, iilan lang naman kayo eh. O sige, nagbigay kayo ng funding sa ating Pangulo. Thank you. Pero sino ang bumoto kay Pangulong Marcos? Pilipinong maliliit. Let's talk about teachers, OFW, engineers, bank workers, lahat, obrero. Metro Aid, sila yung umasa. Pero kayo, nagpasarap lang kayo sa paghihirap namin lahat. Nagsisisi ba ako? No. Hindi po ako nagsisisi na sinuportahan ang administrasyon. Dapat ang magsisi yung mga ang matakot yung mga nasa gilid. Never, never ako magsisisi sa mga taong sinuportahan ko. Pero hindi ako mangingiming bobodsakin ang mga taong gustong ipabagsak ang ating administrasyon. Kasi the moment na binabagsak nyo ang administrasyon, Pilipino ang binabagsak ninyo. E loyalista ang lola nyo sa ngalan ng Pilipino. Whether you are pula, puti, green, dilawan. Sabi ko nga,
Ito mga jutang jili ng mga politiko, hindi man lahat. May mga mababait naman dyan. May mababait naman ng mga dilawang politiko. May mababait naman na pulahan. Pero kayo ang sumisira. Kayo ang linta. Kayo ang anay. Kayo ang ahas sa bayan naming ito. Sarap, no? Lolokoy niyo yung Pilipino sa stage. Whether sabi ko nga, whether pula, puti. Yellow, lolokohin nyo. Nye, nye, nye. Para tayo sa tuwid na daan. Nye, 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 nye. Para tayo sa pagbabago. Ito naman si tangang supporter. Nag-aaway-aaway tayo. Nagbubugbugan tayo magkakamag-anak. Nagbumurahan pa tayo. Binablock nyo pa yung mga kaibigan nyo, mga kamag-anak nyo. Di ba? Ganun na nangyari sa atin. Oh, sa mga organization, nag-aaway-aaway. Mukha tayong syunga. Pero itong mga taong ito na nakinabang sa effort natin, sa pagbuklod natin, sila ngayon ang gumagawa para sa ikasisira ng bayan natin. Nakakalungkot. Kasi instead na i-enjoy natin ang first year ng ating administrasyong sinusuporta, eto na ngayon. And I think the president should kastigo this. Sabihin sa taong bayan kung sino nag-utos kay Sebastian. Ako alam ko. Kung sino nag-utos sa kanya. Pero hindi ko masasabi. Kaya sabi ng bubwit ko, wag ko daw sabihin or else. You know? Sa tamang panahon. Lahat ng mga kagagawa ninyo, mga ahas, may hangganan kayo. At hindi ako titigil na maging aware ang Pilipino, whether pula or dilaw o puti, na mga Pilipinong uhaw at umaasa na ibangon tayo muli. Kawawa, no? Alam mo, nakakatawa. Masisisi nyo ba mga OFW? Pula puti, dilaw na OFW, umaalis sa bayan para magkaroon na magandang buhay. Tapos tangina, mangako kayo sa eleksyon. Lahat na lang ng eleksyon, pinabangakoan nyo. Tapos the same people. Color, the same. Pero ang totoo, ang ugali, ganun pa rin. Akala natin, di ba? Mababawasan itong mga, although, of course, hindi tayo magkakaroon ng perpektong gobyerno. Wala po sa entire life natin. In our lifetime, we cannot have that. Unless na bumaba ang isang anghel na walang, ang demonyo para lipulin tayong lahat. Alam nyo, I'll tell you something. Ha? The other night na naginip ako, I don't know kung ano ibig sabihin nito. Meron bang mga mahilig mag-read yan? Mag-read ng panaginip? Ano yun? Nanaginip ako, nagunaw na yung mundo. Nasa Pilipinas ako. Nakakalungkot. Ang pangit ng panaginip ko. Pero sabi ko, bigla ako na-realize na, kung ito na lang yung katapusan at namapalitan naman ng kabutihan ang mundo, sigunawin na natin. Di ba? Mga pare, mga walang hiya, hindi man lahat. Lahat, mga ganun. Yes, tama. Sabi ni Palanga, Leticia Landingen, love our own product. Correct. Ako nga, sigaw ko ng sigaw ng love your own, love your own. Ako, I tried to love our own. Itong headband na to, itong damit na to, binili ko sa Pilipinas. This is local, mga Palanga. Binili ko sa Pilipinas ito. Tapos ito, yes. Yeah, para lang yung salamin ko na mukha akong mangkukulam daw, sabi ng basher, okay lang. Kung may mangkukulam na gantong alindog, carry na. Gusto ko nga mangulam eh. Yeah, magpa-practice na talaga ako ng pangkukulam at saka witchcraft. Magbabasa ako ng orasyon at kukulamin ko itong mga panhira sa bayan. Gusto niyo ba yon? Totoo ba yon? Kung totoo lang yun, matagal ko nang ginawa. Ay, nako, jyotang chini ng buhay ito. Oh. Alas stress na lang madaling araw. Lola niyo, gising pa. Alright, ano pa? So I think, itong taong ito, yung si Sebastian, mabalik tayo kay Sebastian, alam niya yung trabaho niya. Hindi yan basta-basta pipirma ng kontrata, pipirma ng resolusyon para, pansarili niya lang. O kasama na yung pansarili niya. Kasama na siya doon. Di ba? May isa pa yata nag-resign na isang board member. Board member ng SRA dahil daw may health issue. Isa sa mga assignatories doon sa SRA. Di ba? Ang daming dahilan. Squeal nyo na! Ay na naman, naglalokahan pa tayo. Sabihin nyo na, oy, Congress, alam ko, inimbestigan na ng Congress. Squeal nyo na kung sino nasa likod. Para naman galing na sa inyo, hindi naman galing sa akin. Sino ba yon? Kapal na mukha ng sampid na yon. Dami nila. Gusto sirain si BBM. Ay nako. Papayag ba si Senador Aimin yan? Nabasa-basa na lang kayong maninirang ganyan?
I don't think so. Chance na ito eh. Ng mga loyalistang naniwala sa senior at kay Madam Imelda. Naniwala sila na tayo ang henerasyon na magbubura sa kasinungalingan ng Aquino Cuanco, ng Dilawan. Yun talaga mga bonggaitang Dilawan. Tapos ito, second chance na ito na ipaliwanag na laman ng karamihang tao na sinungaling yung mga Dilawan, mga mainstream media, nung inatake nila ang mga Marcos. Ito na, umupo na si BBM. Bakit? Bakit nyo hinahayaan na ang presidente, ang kanyang administrasyon sinisira ng mga Dilawang pamilya o mga kaibigang Dilawan o may vested interest? Gosh, talaga sinasabi nila na the only permanent in politics is the vested interest. Totoo nga, ano? Minsan nagtatanong ako, minsan nagmamangmangan ako, ano ba gusto ng mga taong ito? The moment na you're there sa loob ng Malacañang, kasi nandyan kayo para sa tao. Hindi kayo para sa inyong pansariling makakuha kayo ng kontrata, although nagmumukha akong tanga dito. Sabi, ay, Marlica, wala ka kasing kontrata, wala ka kasing pwesto, chuchong ganyan, yan, di ba? Kami, eto, mag-abroad kami, may travel kami, ganito, ganyan, di ba? Pera ng bayan, di ba? Kahit nga magnaknak, hindi mo na mababago ang bayan. And that's so sad. Reality po yan, mga palangga. Mga palangga kong Dilawan, Pinklawan, na mga supporters para sa pagbangon muli at mga pulahan. Mukha tayong syunga. Wala tayong gagawin kundi mag-away na naman tayo for 6 years. Bakbakan tayo ng bonggang-bongga. Kawawa tayo, kawawa yung mga anak natin, mga apo natin, na magpapalit-palit lang sila. Magpapanggap na pula, magpapanggap na dilaw. Kung sino malapit na manalo, mag-change, ganon. It's so BS. Sino mangkukulam dyan? Hoy, mga mangkukulam, tulungan niyo ako, mangkulam na tayo. Ay, 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 naku, kawawa talaga ang ating bayan. So, ito po si Maharlika, loyalista ng Dilawan, ng Pulahan, ng Pinklawan, ng Putian. Loyalista para sa Pilipino, hindi para sa isang apelyido lamang. Para sa Pilipinas, sama-sama tayong magmatsyag at marami pang magaganap. Umpisa pa lang yan. Magbantay tayo. At huwag tayong papayag, whether you're red, you're yellow, or pink, or blue, na tumahimik ang mga ngangabel sa inyo. Sumigaw kayo kasama ako. Yan ang gusto nyo, di ba? Sumigaw tayo para sa katotohanan. Ay, ay, ay. Bye. This is your Lola. Taas na o kahit kanino, hindi bayad ang prinsipyo at alindog ko. Bye. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat, ka-abangers!